Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Please subscribe. Enjoy watching. Please subscribe. Ang Biblia ay isang regalo galing sa Diyos. May mga impormasyon ito na hindi mo makikita kahit saan. Halimbawa, sinasabi nito na nilalang ng Diyos ang langit, ang lupa, at ang unang lalaki at babae. Sa Biblia, makikita natin kung paano gagawin ng Diyos ang layunin niya para maging magandang tirahan ng lupa. Ngunit pamilyar ba kayo sa nawawalang parte ng Biblia? Ayon sa mga impormasyon, mayroon daw nawawalang parte ng Biblia. Ito ay ang Book of Enoch. Sinasabing ang Book of Enoch ay isang parte sa Christian Bible ngunit pinunit o tinanggal dahil hindi umano ito nagtutugma sa historia sa mundo. At karamihan sa nakasulat dito ay sinasabing isang kamalian. Karamihan sa mga biblical scholar ang hindi naniniwala sa Book of Enoch na isa sa naging dahilan kung bakit hindi ito kilala. Pero sino nga ba si Enoch? At ano ang katotohanan tungkol sa pinunit na parte ng Biblia? Great-grandfather ni Noah, si Enoch ay ikapitong henerasyon bago ang malaking pagbaha sa panahon ni Noah. Ating basahin ang Genesis chapter 5 verses 1-24 upang mas makilala natin si Enoch. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae, at matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kawangis. Nabuhay pa siya ng 800 taon, at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki't babae. Namatay siya sa gulang na 130 taon. Si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 112 taon. 90 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 105 taon. Si Kenan naman ay 70 taon nang maging anak si Mahalalel. Nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 110 taon. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 895 taon. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 162 taon. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos, at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon, at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ngayon, nalaman na natin ang pinagmula ni Enoch. Balikan natin kung ano ang nilalaman ng kanyang libro. Nakasulat sa kanyang libro ang tungkol sa mga fallen angels o watchers of heaven dahil sa nagkikipagtalik sila sa isang tao at ipininagsasabi kung ano ang nandoon sa langit at kung ano ito. Nakasabi din sa kanyang libro na hindi lang sa kasalanan ng mga tao ang dahilan kung bakit binigyan niya ng malaking parusa ang mundo sa panahon ni Noah, the Great Flood. Isa sa dahilan ng Diyos kung bakit niya ito ginawa ay para parusahan ang mga watchers, fallen angels. Ayon sa libro ni Enoch, dinala si Enoch sa langit o mas kilala sa libro bilang Home of God and Angels. Sa unang paglalakbay ay inatasan siya ng Diyos na sabihin sa mga watchers o fallen angels ang malaking sentensya sa kanila. Ang mensahe na ito ay, wala kang kapayapaan. Sa ikalawang paglalakbay niya sa langit ay may nakita siyang malaking kulungan na para sa mga watchers, doon ay ikukulong sila habang buhay. At sa dakong kanluran ay nakita niya ang luminaryo ng kalangitan, at pagkatapos ay pinakita sa kanya ang 7 dakilang bundok, o mas kilala sa libro ni Enoch na 7 Magnificent Mountains,
isa sa mga bundok na iyon ang trono ng kataas-taasang Diyos, at nakita niya rin ang puno ng buhay o Tree of Life na nakatakdang ibigay para sa mga banal at karapat-dapat pagkatapos ng banal na paghatol. At sa kabilang banda naman at nakita niya ang Blessed Place Jerusalem. At sunod nito ay nakita niya ang Garden of Righteousness at ang Tree of Wisdom.